Guys, ito yung public hospital sa amin. Dito daw magkakaroon ng vaccination ang mga bata. At marami na ako nakikitang mga kids. So marami na rin palang natapos. Hanap muna tayo ng parking, guys. Are you excited or are you scared? Nervous. Nervous a bit? No, it's okay. It's not that painful. It's just like an ant bite. A million ant bites. So, good luck! Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga pala. Guys, nabakunahan na ba ang inyong mga anak? Kasi nga guys, itong topic na ito is about vaccination para sa mga minors and may comorbid. Kasi guys, kailangan i-follow nyo ang LGU ninyo, ang mga local government ninyo. Kasi nga doon nag-a-announce sila kung pwede nang bakunahan ang mga minors. Kasi nakita ko sa TV is pwede na ang NCR, pero ang pagkakaalam ko guys is yung may mga comorbid pa lang muna. Comorbid guys, ang ibig ko pong sabihin is yung may mga sakit gaya ng may mga bata pa, may mga iniindang karamdaman na, like kahit bata pa may high blood sila, may diabetes sila, or sa mga kidney or asthma or whatever, diba guys, na sila kasi yung very vulnerable sa panahon ngayon na kailangan munang unahin na mavaksinan. E dito guys, sa mga taga Cavite, shout out sa mga taga Cavite, Imus Cavite nga pala guys, is nag-start na ang pagbabaksin ng mga minors na may comorbid. So, nag-fall doon si Nisha. Kasi si Nisha guys, 13 years old na siya, may asthma siya. Ay, ang allowed is 17 to 12 years old. So, yun, ang ginawa namin guys, since pina-follow ko lagi ang mayor namin dito na si Mayor Manuel Maliksim, na pina-follow ko lagi, na updated siya lagi doon guys eh. Nakita namin yung post niya, so pinasok ko kagad yung link. So, nakita ko doon guys, ito, share ko lang sa inyo para at least alam nyo naman ang gagawin nyo, di ba? Hindi kayo maligaw. Nakita namin doon itong mga kailangan. Before kayo mag-key in doon sa link na na makikita nyo doon sa ibibigay ni Mayor Maliksi, kailangan nyo munang kumuha ng med cert from your pediatrician or any physician guys, kasi allowed naman, it's not just a pedia, kahit sa physician. Kasi kami, kumuha ko sa doctor namin, parang family doctor namin. Ngayon guys, yun, bibigyan kayo ng med cert, titignan siya kung fit siya para mabakunahan. So i-issuehan siya ng doctor ng medical certificate. Yun ang importante, na nagpapatunay na comorbid nga, na may iniindang karamdaman yung anak ninyo. So ano pa ang kailangan? Kailangan mag-provide din kayo dun guys ng ID. Lahat yun isi-submit nyo dun guys eh. Kailangan i-provide nyo rin ang ID ng bata at ID ng parent, kung sino yung sasama sa kanya. Kung walang magulang, guardian, ganun, kung ID ng guardian or parents nga. Tapos guys, kailangan ding mag-submit doon ng birth certificate ng bata. Yeah, kailangan yun, katibayan na anak mo siya. Katibayan na, wait ha guys, nag-text si daddy, nasa loob kasi sila eh, wait. Sorry guys, na-interrupt tayo ulit kasi nga tumawag si daddy. Sabi niya, nagtatanong siya sa akin kung gusto ko daw pumasok doon sa loob para doon na lang ako maghintay. Kaya lang, wag na. Sabi ko, I'm vlogging, kaya dito na lang. Mag-isa lang ako dito sa car ngayon. So guys, yun. Ano nga ulit yun? Yung birth cert pala. Birth certificate ng bata, kailangan katibayan na siya ay anak ninyo, or katibayan kung ano ang relasyon ninyo doon sa bata. Kung kayo ay guardian, kung kayo ay ang magulang, ganun. Important din yun. Kailangan din ang birth cert. Hihingin nila yun guys. So, alam nyo guys, ang bilis lang mag pa-register. Kasi right after pumunta kami ng doctor, di ba? Meron na kaming hawak na medical certificate niya na fit siya para mabakunahan na, di ba? Kinagabihan noon, nag-register kami kaagad dun sa link ni Mayor Maliksi. And then, ang sabi doon is wait na lang kami at magpapadala sila ng SMS para sa schedule ng vaccination ni siya. And then kinabukasan guys, Monday wala pa. Monday night. Yeah, Monday night guys. Guys, is naka-receive na kami ng SMS from our local government here na Tuesday nga, today. Tuesday is vaccination day na ni Nisha. So, 10 o'clock to 2 o'clock ang schedule niya. Pero
Nagpunta kami ngayong 10 o'clock para at least, di ba, mainit na mamaya eh, to avoid init, so at mahabang pila, so mabuti na yung nauuna. So yun guys, ang guys, di ang vaccination site pala para ngayon sa mga minors is nandito sa may ospital ng Imus. Andi dito kami ngayon guys, andito ko sa parking. Nandun na sila sa loob, dito ang vaccination site. Kasi guys, ang sabi nila, just in case na may mga mangyayari or may mga reaction or allergic reaction sa vaccine ang kid, at least 'di ba nandito siya sa hospital, so tama nga naman. Pero hindi na sila pupunta sa loob ng hospital guys, nandiyan lang sila sa labas para nagtayo sila ng tent, abang lang yung hospital just in case kung ano man ang mangyari, may reaction ng medicine o ang vaccine sa kid, is ready sila, which is tama naman 'di ba guys. So yun guys, ang bilis lang, 'di ba? Parang isang araw lang kaming naghintay, meron na kagad SMS na mabakunahan na siya. So yun guys, na-share ko lang sa inyo just in case na taga-Imus din kayo or saan lugar kayo, kung taga-Imus kayo, nag-start na tayo ngayon guys ha. Mag-ano na kayo, magpa-register na kayo. Important guys yung mga sinabi ko ha, birth cert, medical certificate niya at yung ID ng parent or guardian and ID ng bata. Isasubmit natin yun guys at madali lang maaprubahan. At para naman sa mga sa ibang lugar guys, just check your follow your LGU kung ano yung mga pinopost nila, makikita nyo. Kasi nga parang sa NCR nag-start na rin. I just don't know kung sa ibang lugar is yung may comorbid din ang priority nila or lahatan na. Kasi dito sa Imus is yung may mga comorbid lang muna. So that's it guys. Hinihintay ko sila rito. Chill muna ako habang wala sila. Andito ko sa puno ng Acacia. Bye guys! We'll be right back.